I don't practice that anymore. And sa totoo lang, pakiramdam ko, naging cause ko rin siya for postpartum depression. Alam mo, sa bumuhay ko, dun ko lang talaga naiintindihan yung feeling ng insecurity. Pakiramdam ko, sobrang dami kong nakikitang mali. Parang ang uncomfortable ko lang na manghiram ko ng pera, meron bang naumutang na naka-Nintendo Switch? Yung ganun yung feeling ko. Una sa lahat, it's difficult for me to make friends. So, when I make an effort to a certain person, if I feel that this person will not give back the same amount of attention and love that I am able to give, hindi ko talaga gagawa ng time. Hindi talaga. I celebrate you. Your mind and beauty. I celebrate you. Your life and story. I celebrate you. You'll always be the queen of my heart. I celebrate you. Your wisdom guides me. Drives me. Celebrate you. Your strength inspires me. Every day is Mother's Day. I love my mother. I love my mother. And she's my mother. Every day is Mother's Day. I love my mother. Welcome back to Behind the Scenes with Ina, where every day is Mother's Day. And for my next guest, she is my perfect example sa mother rising back up. She made her way back up for herself and her children. She also served as one of my inspirations and guide sa buong motherhood journey ko and pregnancy journey. One of my best friends. Ang napanood natin bilang si Lala sa Dirty Linen and co-host sa You're the Boss, my best friend. Napakagaling na artista, Miss Jenica Garcia! Buhat mo naman ako doon! Siyempre. Hi, Twin. Thank you. Maraming salamat. At nandito ka ngayon. Ano? Di ko alam kung ano itong ginagawa natin. Ano ka ba ang cute mo? Alam ko maraming episodes pa itong behind the scenes. Nakakatuwa. Thank you, Twin. Ayan, eto nga. So, syempre, gusto kong malaman ano ba ang nangyayari kay Jenica Garcia. Ngayon, di ba, bumalik ka na ngayon sa showbiz. And bago tayo pumunta doon, syempre, dun muna tayo sa ano ba si Jenica Garcia bilang artista. Kailan ka nag-decide na pumasok sa showbiz? Nag-decision ako na pumasok sa pag-aartista nung graduate ako ng high school. Tapos, hindi ko sigurado kung ano yung gusto kong course. Mm-hmm. Parang sigurado ako na gusto ko mag-nursing, but at the same time, kasi diba sa Pilipinas, ang baba kasi ng sahod ng nurse talaga. So parang discouraged ako ng family from taking that course. Tapos pag sinasabi ko sa kanila na pwede naman ako magtrabaho sa ibang bansa, doon na lang ako mag-nurse, syempre ayaw naman nila akong lumayo. Yes. Tapos doon na sa akin sinabi ni mama na may offer ang GMA, na mag-artista ka. Nasagot ko agad, no. Yung pakiramdam ko kasi pag sinabing artista, marunong kumanta, marunong sumayaw, marunong umarte. Oo. Eh parang pakiramdam ko, hindi ata ako nakamold para doon. Pero sinabi ng mama ko, kung magkano yung sweldo. Uy, parang pwede ah. Parang baka kayang dayain na kahit hindi masyadong marunong, baka naman pwede. Iisip ko talaga noon, parang ang dami ko mabibiling laruan. Alam mo naman ako, Twin, parang kahit na yung edad ko ngayon, sobrang hilig ko pa rin sa toys talaga. So, nung naisip ko kung ilang Pokemon cards yung kaya kong bilhin, ilang Cabbage Patch Kids, o di go. Try lang natin 1 year, ganun. Sige, try. Hanggang sa nagsunod-sunod na. Twin, kasi parang sa atin, di ba, anak na artista, parang feeling ko kaya rin tayo may connection kasi parang yun nga, yung anak tayo ng artista, parang lumaki tayo nandun sa showbiz industry, nandun sa showbiz world. Yung mamagulang natin, right? Na sinasabi sa atin, kaya lang naman kayo nag-artista kasi mga anak kayo ng artista eh, di ba? Right. So ako, yun nga, dahil sobrang tagal na natin, nakita ko yung buhay mo. Paano mo nagawa? You made a name for yourself na hindi ka na pangalanan na anak ako ni Jean Garcia, na yun lang. Oh, feeling ko, another something in common natin. Kasi diba nasabi mo na pareho tayong anak ng artista. Pero kasi, even our parents are really good friends. Yes. Yun, para si Mommy Nads, tsaka si Papa, super close. Oh. Ano Twin, alam mo ba, 8 years old nandun ko sa birthday ko? Sabi mo nga, pero Twin, pero wala na akong maalala. wala na akong maalala ng 8 years old ako. Oh, okay lang. So, hindi ko na maalala. Pero hindi, ayun, nasingit ko lang. Mm-hmm. Pero alam mo, sa totoo lang, yung name for myself,
pakiramdam ko talaga ngayong taon ko lang siya na-achieve. Kasi kahit naman nakagawa na ako ng mga lead roles in the past, like bago ako dumating, bumalik ulit ngayon, palagi namang anak ni Jean Garcia yung nakadikit sa pangalan ko, which is okay lang naman din. It's such a privilege to be her daughter, di ba? Pero pakiramdam ko ngayon pa lang, uy, mommy mo pala si Jean Garcia. So parang nagugulat ako na nalaman, ah, hili! Parang ganyan yung feeling. And it's really all thanks talaga to Dirty Linen. Yun talaga yung pakiramdam ko na nag-allow sa akin na mapakita yung lawak ng kaya kong gawin when it comes to acting. Pakiramdam ko, dun talaga sa pag-arte, dun ko kayang makagawa siguro ng marka sa industriya. So, alam mo, Twin, share ko lang din, sa hide and seek kitang unang panood mo, Marte. Hindi pa kita closer since sabi ko, oh my God, ang galing naman Marte ng babaeng to. So, talagang isa ka sa mga hinangaan ko rin sa pag-arte. Dahil napakagaling mo artista, ano yung ano, unforgettable na moment or anong unforgettable show or ano yung favorite mong na nagawa mo as an artista? Yung paborito ko na nagawa ko, pakiramdam ko ito yon, yung Lala at saka yung ginawa ko with Dennis Trillo na Addict Sa'yo. Kasi nga rom-com, so light lang siya, funny lang, ganun. Tsaka din kasi kasama ko si Jolins, eh parang di ba lahat ng mga idol si Jolins at si Marvin. So parang sobrang saya ko lang na makasama din silang dalawa doon. Tapos yung unforgettable naman, most unforgettable experience ko as an actor is when I was doing Las Hermanas for GMA 7. Ito yung kakabalik ko lang nung nahiwalay na ako sa asawa ko. Unforgettable siya kasi, di ba nga introvert ako? Yes. So, nahihirapan akong makipag-engage talaga. Parang sobrang saya kasi yung production, nakatrabaho ko na before, sila Kuya Erwin. Pero yung actor-to-actor relationship, medyo struggle siya sa akin. Tapos, sobrang dami kong insecurities, Twin. Alam mo, sa bumuhay ko, parang dun ko lang talaga naiintindihan yung feeling ng insecurity. Nung nahiwalay ako sa asawa ko, kasi kahit dati naman, pwede akong itabi kay Heart, itabi kay Ate Yan, hindi ako nakakaramdam na parang, ay, hindi ako maganda or hindi ako bagay dito. Yung ganun, wala naman ako na feel na ganun. Pero kasi, nung nahiwalay ako sa asawa ko, parang pakiramdam ko, sobrang dami kong nakikitang mali. Imperfection or parang sobra, pagkakaya. Sobra. Tapos, syempre, hindi naman ako nag-aartista. So, alam mo na yan, Twin, wala ka ng sponsorship ng mga para sa balat mo. So, pagdating ko ng Las Hermanas, eh, di ba nagdi-divisorya ako kasi nagbibenta akong halaman. Farmers ako, punta akong Baguio, ganun. Lagi ako naka-t-shirt no ni Alwin. Basta t-shirt pa lalaki, pero lalaki din kasi ako manamit. So, anyway, so boyish naman talaga. So, lagi ang laki ng t-shirt ko, di ba? Pagdating ko ng Las Hermanas, so syempre, ang brown dito. Tapos, ang puti dito, Twin. Tapos, syempre, nahihiya ako. So, ang gagawin ko, pupunta ako sa portalet every morning. I-make sure ko na 30 minutes ako earlier than ko time ko para pag natayo yung tent, makapasok ako agad. Kasi mini-makeupan ko secretly yung... Twin! Mini-makeupan ko secretly yung arms ko para pumantay. Kasi napansin nila direct na... Eh, lagi pa naman ako naka-sleeveless doon. So, napapansin nila na hindi pantay yung color. Nalala ko kasi umiyak ako, syempre. Kasi doon ko na-feel na parang ang ganda ni Faith De Silva, ang ganda nung walang anger with them, ah. Ang ganda ni Yasmin, walang... More of what you were going through that time. Oo, parang it's more of, pag titingnan ko sila, dun ako naka-experience ng starstruck. Kasi parang na nag-artista ako, hindi naman ako nasa starstruck. Na parang, wow, si ganyan, si ganun. Pero ito, pagbalik ko, ramdam na ramdam ko talaga na, ang ganda nila. Para ako kuko nila. Ganun yung feeling. Sobrang fine ang feeling, Twin. So, pupunta ako sa Watson's, tumitingin ako kasi minsan nag-sale doon. Yung mga buy one, take one ng mga body scrub, tsaka mga lotion. Nabubudol ako agad, Twin. Grabe, Twin. Kahit sabi, use the body scrub once or twice a week, I die 5 times a week. In fairness, Twin, effective. Twin! Puti-puti mo na talaga. Thank you, Twin. Pero talaga, trinubaho ko talaga to ng super, super talaga. Tapos, nung ano pa naman, nung mami na ako, hindi na rin ako nagko-conditioner kasi wala ko yaya. So, nagmamadali ako palagi. So, dapat shampoo, sabon ng katawan, tapos unlaw na, tapos labang ka na, di ba? May tinuro ka nga sa akin nung sabi mo, Twin, alam mo, pag nanganak ka na, hindi ka na maano, hindi ka na makakaligo. Bigyan ka ako ng spray. Sabi niya, pag feeling mo gusto mo na maligo, spray mo lang yan, mabango ka. Hanggang ngayon, Twin, sorry, hindi ko pa nagagamit. Oh no, baka expired na yun, hala, Twin, 1 year kasi lang yun. Kasi ang hilig ko maligo eh. Oh, ba't kaya ako ganun? Tapos nagulat ako, no, bakit ako, ba't single mom na ako ngayon? Girl, maligo ka.
naging single, ma'am? Kasi mabaho. Kasi hindi ako naligo. Huwag mo gagamitin yung binigay ko sa'yo. Ayaw. Medyo serious na ba? Ang serious na. Uy, alam mo, ba't ganun? Oh my gosh, walang po siya tawa ko. Wait lang, magagalit nanay ko. Nanay natin. Nanay natin ang kapalit. Okay. May tamang tawa. Ito na, okay. Yung next question ko is, okay. What made you go back into the showbiz industry? Kasi lumaki ako na ito lang yung, ito yung ginagawa kong trabaho. Tapos pakiramdam ko, hindi ko, okay, nakakaya naman sa mga nakatrabaho ko dati, no, Twin. Hindi naman sa ano, pero kasi dati, ginagawa ko siya, kasi andyan siya eh, binibigay siya. Siguro yung balik ko, kailangan. Iba na yung drive eh. Yeah. Iba na yung drive, kasi may anak na ako. Yeah. So hindi pwedeng hindi mag-work. Dati kasi sobrang chill ko lang. Parang pag may binigay na project, thank you. Pag wala, okay lang din. Yeah. So parang antay na lang, ganyan. Pero ngayon kasi hindi pwede. Yeah. Hindi pwede mag-antay, Twin. Parang hindi pwedeng walang finances na papasok. Kasi may future ako na sinisecure. Yeah. Tapos na tayo sa acting side, okay. Twin. So doon naman tayo sa, dito, alam kung matatapos tayo dito, sa friend. Sino si Jenica Garcia bilang kaibigan? Tilosa ata ako, Twin, na friend. Talaga? Hindi mo ba na-feel yun? Ngayon, bigla akong naisip, medyo. Diba? Yung okay. parang ano, parang, ayoko kasi masyadong pagandahin. Kasi ilan mo naman, pinahirapan din ako magsinungaling, di ba? So, sabihin ko na rin yung totoo, yan mo na, kung medyo pangit maging dating. Una sa lahat, it's difficult for me to make friends. So, when I make an effort to a certain person, if I feel that this person will not give back the same amount of attention and love that I am able to give, hindi ko talaga gagawa ng time. Hindi talaga. Tayo, kaya tayo nag-work, tayong tatlo ni Jeannie, kaya tayo nag-work kasi nang sobrang tagal na panahon, since 17 tayo, Twin, oh yeah, my gosh. Oo, 17, ba? Diba? Parang 17, pa 34 na ako, Twin. So, parang kaya nag-work yun kasi hindi ko nararamdaman. Sa totoo lang, Twin, hindi ko kasi nararamdaman na may kaagaw ako sa'yo. Aww, yung parang alam ko na, yung alam ko, Twin, na pipiliin at pipiliin mo ko. So, ako, minimake sure ko na alam mo, napipiliin at pipiliin din kita. Wow. Parang ganun ako na friend. Wala akong 10 kaibigan. Mm-hmm. Basta ang ginagawa ko lang, minimaintain ko lang mabuti yung meron ako. Yes. Kasi ilan lang kayo. Tapos, syempre, lahat ng spare time ko, bibigay ko syempre sa anak ko, diba? Yes. So, feeling ko dun din nila malalaman kung genuine yung friendship ko with them. Kasi, gagawin ko talaga ng time. Hindi ko man magawa ng paraan, imimake sure ko na yung mga milestones mo, nandun ako. Like, ito, milestone mo ngayon. Yes, thank you! Oh, kasi si Jenica yung tipong kaibigan na kapag kausap mo yan, kausapin mo ng kausapin. Kasi biglang nawawala. Tawag namin sa kanya, butterfly. She flies away whenever she wants. And then come back when she wants. Ay, sobra naman! And then joke. Hindi, totoo yun. Parang yung friendship namin kasi hindi siya high maintenance na, alam mo yun. Yun din, I think tama si Jenica. Yung ako, yung sa base sa friendship natin. Parang ganun. Parang isa ka sa mga talagang hindi mawawala hanggang dulo. Parang naging ganun yung relationship. Oo. Ito, magigets mo na to kahit hindi ko sabihin eksakto. Okay. Magigets mo na to. Huwag tayong iiyak. Wow! Okay. Hindi. Tsaka tayong dalawa kasi, na-witness na rin natin yung ugly side ng isa't isa. But it didn't became a reason for us to turn the other way for each other. Lagi tayong, if worst comes to worst, mawawala lahat, pero nandito lang ako. Diba? Wala, naiyak ako. Naalala mo ba yun? Hindi kasi, then, sorry, Twinnie. Dami pala. Sorry. Aw, don't cry. Uy! Oh, grabe. Ano? Oo nga, de, tama. Diba? Sobrang dami. So, siguro, ang maganda sa friendship natin. It's okay. It's also your hormones. Oo nga. Siguro, yun nga, lahat kaya kong sabihin sa'yo. So, anong nangyayari pa, alam mo yung, tayo tipong, siguro kahit gano'ng kapangit na yung gawin mo or what, parang, de, Jerica, nasa likod mo ako. So, going there, ayoko na umiyak. Ano yung favorite memory mo of us? Favorite? Wala na! Masaya na lang! Yung masaya na lang! Okay, sige. Favorite memory. So, let's go back to the year. Wow!
Year 22. Alam year ba yun? Feeling ko alam mo na yung sinasabi ko. Hindi, favorite memory ko of us, yung ano, yung mga hangout natin siyempre sa bahay ni Mami Nance. Kasi lagi niyo tayong pinapakain. Tapos, yung ano din, yung first love moment. First love ko. Hindi kasi na-witness Question. Ko naman. Na-witness ko naman kasi talaga. So parang, na-witness ko kasi, na-witness natin sa isa't isa lahat. Siguro wala tayong hindi na-witness, girl. Diba? Wait, papunta na sa mga nakakahiyang moments. 15, 16 tayo nun. So tama, first boyfriend mo. First boyfriend ko. Oo, yun nga talaga. Guys, si Jenica po umabot po sa point na bumibili ng, mga panahon to is 2010. Bumibili po siya ng tatlong gano'n na 300 na prepaid card. Kasi nagtatilababad siya ng boyfriend niya. Totoo, kasi wala pang ano, no? Naubos yung wala pang Unli. Unli, yes, wala. Tanda na natin. Huwag kang masyadong masaya, marami ka rin kaanuhan. Oo, nga, oo, huwag na natin puntahan. Natatakot ako kay Bumi. Okay. Dahil dyan, pumunta na tayo sa pagiging nanay. Kasi yung mga sunod na part. Twin now na nakabalik ka na sa limelight. Okay. Ang question ko lang is, paano mo na ma-manage yung time mo with your children and then with work? And with your friends. Kasama ko. Right, right. So, yung weekdays ko is working. Or working days. Mm. Tapos, sinusubukan ko talaga yung best ko na yung weekends, walang trabaho. Hanggat kaya. Pero, syempre, hindi natin kontrolado talaga yung mga bagay-bagay. Yes. Every time na kasama ko sila, I make sure that we get to do something meaningful within the day. Kung hindi kami makakalabas, to go out to the mall or to go to the park, I make it a point that we do an activity together, which is usually art, in a form of art, ganyan. Yes. Tapos kapag kakunyari may binili akong bagong gadget, like ito, oh my gosh, twin! May maganda akong kwento! Kasi, di ba nung nahiwalay ako, nung single mom na ako, every month, paisa-isa na ako ng let go ng mga items ko kasi ayoko talaga mangutang. Parang ayoko talaga mang, alam mo na to kung saan papunta. Okay. Parang, nililet go ko na yung mga items ko. Parang nalala ko noon kasi ang pinakauna kong binenta nung mag-move. Kasi di ba kapag magre-rent ka pala ng unit, may 2 months deposit, yes. 1 month yes. advance. So, hindi ako ready. Eh, kailangan na namin lumipat ng mga bata sa mas maliit, sa studio type na bahay. Kasi hindi ko kayang i-maintain yung 2-bedroom na unit ko before. So, nagpapanik na ako. So, ang una kong binenta, cellphone. So, binenta ko yung phone ko. Tapos, nagpalit ako ng phone na basta lang may working na app na Instagram and Facebook. Pero mura lang yun kasi parang 4,000 lang yun eh. Tapos, syempre, yung groceries namin ng mga bata. So, ang next ko na binenta, parang the month after that, is yung laptop ko. Mm-hmm. Pinakahuli kong binitawan, yung Nintendo Switch ko na binili mo. Tapos, alam mo ba, twin, nakabili na ako uli! Oh, congrats, twin! Thank you, twin! Congrats. Tapos, naalala talaga kita. Alam ko, ayaw mo i-let go yun. Talaga, kailangan mo i-let go. Kasi sobrang, gaming is life, twin, yes. Alam mo yan, oh my gosh. Yun talaga yung pinaka-last, kasi yun na lang yung string of sanity ko, yung paglalaro. Mm-hmm. Pero talagang kailangan ko na siya ibenta, kasi ang mahal din ang pamasahe ng mga bata papuntang school. Siyempre, yes, araw-araw, yes. Grab, diba? Mm-hmm. Parang ang hirap. Hindi naman ako pwede mag-rely sa taxi palagi, kasi aantayin mo pa, aabangan mo pa, ilooban pa naman yung sa amin, malilate yung mga bata. So, yes. Grab talaga ang means of transportation. Twin, ang sarap sa feeling, at alam mo ba, ang binili kong Switch, dalawa, pinangregalo ko pa yung isa. Wow! Twin! I'm so happy for you. I know! Sobra, twin. Ang sarap sa feeling. At saka, na-realize ko lang, nung babayaran ko na, nung sinabi, Ma'am, Switch po, oo, ilan? Dalawa. Nung pagkasabi ko, dalawa po, pagkasabi ko ng dalawa, sabi ko, galing mo, girl. Top yun. Nakabaon ka na. Pat-on yun. Sobrang sarap sa feeling, twin. As in, naalala ko, palabas ako noon ng data bliss. Gusto ko pang maiyak. Thank you, Lord. Oo, tapos thank you din, twin. Kasi, gusto ko lang din i-share talaga. Kasi, Ina is very generous to her family, but na, alam na ng mga tao. Pero si Ina kasi sobrang generous din niya talaga sa mga best friends niya. Because I remember when I was selling my Switch, when I posted it and you messaged me about it, hindi mo muna tinatanong kung pwede mong bilhin. Tinatanong mo muna kung kailangan kong mangutang. Yung hindi ako nagtatanong,
Tapos you offered. And ako naman kasi sobrang love kita. Gusto ko rin ituro sa mga anak ko na dapat marunong kami mag-adjust sa kung ano yung capacity lang namin na meron kami. Kaya kahit na in-offer mo na gusto mo pautangin, twin, pautangin na lang kita. Tapos hindi ko tinanggap, twin. Kasi una, love kita. Tapos hindi ko nararamdaman na naghihirap kami. Kasi may pwede pa ako i-liquidate. Nagigets yes, mo ba? Yes, yes. Parang para nag-let go ka para lang. Oo, parang ang uncomfortable ko lang na manghiram ka ng pera. Meron bang naumutang na naka-Nintendo Switch? Yung ganun yung feeling ko. Naiintindihan mo ba? Yes. Tama naman yun. So, hindi ko in-accept yung offer mo. I said, thank you. Tapos yun, sinabi mo nga nabibilin mo na yung Switch. Tapos yun, nalala ko pa in-explain ko sa'yo, Twin, ingat na ingat ko yan, limited edition yan. Oo, limited edition. Kasi kailangan mo lang pang sweldo sa mga yaya mo, remember? Oo, kay Ate Cecil, parang kailangan ko ng pansalili sa kanya. Tapos i-share ko lang din, buhatin ko lang din si Ate Cecil kasi gusto ko mapanood niya to. Sige. Hi, Ate Cecil. Hi, Ate Cecil. Chup-chup, mama. Parang itong helper ko na to, dalawa kasi sila. Mm-hmm. Tapos yung isa, nilipat ko siya ng trabaho sa isa kong Chinese friend na mas mataas yung salary niya. So, si Ate Cecil, alisin ko na rin siya sa work. Sabi ko, Ate, huwag kang mag-alala, hanapan kita yung mas mataas na sweldo. Mm. Tapos, umiyak si Ate Cecil. Mm. Tapos, sabi niya, Ma'am, hindi po ako makapaniwala, binenta niyo po yung Switch niyo. Kasi alam niya nga na sobrang love yung Switch ko. Na, sabi niya, naubos na po yung mga gamit natin dito sa bahay. Tapos, sabi niya, Ma'am, ikalahati niyo na lang po yung salary ko. Okay lang po. Sabi niya, kasi family ko na po kayo nila, Mori. Tapos, sabi niya, pag nakabawi na lang po kayo, tsaka niya na lang po ako pasweldohin nung dati. Tapos syempre sabi ko, Ate, ako ba syempre hindi ako papayag. Kaya binenta ko yung Switch tapos binigyan ko siya ng salary niya. And then thankfully, madasalin din kasi si Ate Ceci. Lagi siyang nanonood ng 700 Club Asia. Pwede mo siya tawagan anytime. Huwag lang pag oras ng 700 Club Asia. Hindi siya sasagot. So parang, sabi niya, nagpe-pray na po tayo kay Lord. Dalawa na po tayo. Nagpe-pray sa mas marinig tayo ni Lord. Yun na, nag-Las Hermanas na. Hindi na kami naghiwalay. Until ngayon, kasama mo na si Ate Cecil. Oo naman, yes. Hi, Ate Cecil. Twin, yun nga, isa sa mga nahinangaan ko siya is kung paano mo pinalaki si Mori tsaka si Alessi. Hmm. Ikaw kasi, yung ngayon kasi, di ba, puro gadgets, puro ganyan. Pero when you were a new mom, tinuturuan mo si Mori noon, sobrang bilib ako kasi no gadget. Mm-mm. Everything was like hands-on. Oo. Naging kami ni Bully, sinasabi ko sa kanya, gusto ko ganyan si Jenica. Gusto ko ganun kasi yung ginawa mo. So, what tip or advice ang masasabi mo sa mga moms natin na sigurado ako pag narinig yung story mo ngayon is sobrang ma-inspire. Kasi ako, ako nga parang wala na, tulala na ako eh. Ano bang okay, ma-advise mo twin, sa kanila? Twin, oh no, baka ma-disappoint ka sa answer ko. But as always, I don't wanna lie. I don't practice that anymore. And sa totoo lang, pakiramdam ko, naging cause ko rin siya for postpartum depression. Kasi nung naging dalawa yung anak ko, I was so disappointed in myself because I couldn't do what I was normally doing. Kasi hindi ko na alam gagawin ko. Yung parang... Sa kanila mo na... Yung parang hindi ko alam kasi syempre si Mori, makikita niya, inalagaan ko si Alessi. Tapos nasanay siya na tutok ako sa kanya the whole day. We were homeschooling. Yeah. Parang na-depress ako. Kaya ko rin tinigil yung mga workshop na ginagawa ko. I remember doing this workshop under Kalinga ni Nanay for about 3 years. Because I was sharing to them how I was raising my eldest child. And I was so happy. I was getting so much pride from how I'm raising my child. Tapos isipin mo, biglang na-break. Biglang all of a sudden, Mori, please watch first ha. Kasi, kailangan ako ni Alessi. Para hindi siya nakaganoon na nag-aantay. Mm-hmm. Kasi parang nakakaawa din. And di ba pag newborn, parang every hour magpupupo, every hour magwiwiwi, laging may output. Mm-hmm. Tapos breastfeed every 2 hours, 3 hours. Tapos hindi ko na alam yung gagawin ko. So hindi ko na nagawa. So ang masasabi ko lang na tip ko siguro sa mga mommy is, you know what's best for your child, but I hope you also know what's best for you. So, if you feel that it's not for you, na nahirapan ako walang gadgets, or nahirapan ako gawin na lagi akong tutok lang sa anak ko, or wag mong iko-compare kung paano, wag mo iko-compare yung sarili mo sa ibang mommy. Parang, kung kaya nila, na dalawa anak nila pero ganito yung pagpapalaki nila sa anak nila, then that's good. Maybe because they are blessed with extra hands to be able to do that kind of mothering to their child. But in the event that you can't,
there are still many ways that you can show your child that you love your daughter or your son. It's not always about following a set of rules. Ang important lang na wag mawala is communication talaga. Yes. And that when you're talking to your child, make sure that you are eye level with your child, you hold your child, you look at her, para lang alam niya na you're connected. Kasi kailangan mo din yun eh. Hindi mo kasi sila pwedeng kausapin na, for example, you're using your phone, tapos, sige anak, ano yun? Kasi ang totoo nun, 50-50 ka pa. Parang i-make sure mo lang that when you're talking to your child, you're not holding anything and you're holding your child. Just so you can really listen. Because it's easy to listen, but it's difficult to understand a child. Because sometimes it's difficult also for them to express what they really want to say kasi hindi rin nila alam yung word for the particular emotion that they are feeling. So it's our responsibility to tell them that's anger, that's frustration. Yeah. And lastly, okay, ano ang nagbago kay Jenica Garcia ngayong nanay? Nanay na siya. Nagbago? Pinipalaban na ako ngayon. Palaban na ako talaga. Hindi na ako kagaya ng dati na tatakbo sa audition para hindi makapag-audition. Yeah. Ngayon, naghahanap na ako ng audition. May audition ba? May audition ba? Meron bang ganyan? Meron bang ganun? Ganyan. Tapos, tuwing hindi kumakanta na rin ako ng live sa mga ano. Wow! Sa show. Very good! yung alam ko, hindi ko kaya. Pero gagawin ko pa din. Yung ganun. Dati kasi, hindi ko kaya. Uwi na ako. Hindi ko kaya. Hindi, sige kayo na lang. Ngayon, hindi. Hindi ko kaya. Pero hindi kaya ko to. Ganun. Kasi iba talaga eh. Ako naman, wala naman akong ibang pangarap kung hindi maging maginhawa yung buhay ng dalawang anak ko tsaka maging masaya sila eh. And para mabigay ko yun sa kanya, kailangan talaga ng lakas ng loob. Feeling ko yun yung meron ako ngayon. Thank you, Cliff Point Studio, for our amazing set today. And for our food, Hot Dish PH and Mom's Lasagna. Woo! For our hair and makeup, our glam team. Beauty Squad Lounge by Miss Kat Nazario. Our stylist, Miss Nanay Yvonne Kamay, maraming salamat. And of course, our theme song, Mix Machine, thank you. And of course, my production team, AAA Digital and Studio Manila. And congratulations! You deserve this platform. Thank you. You're full of wisdom. And you have a lot to share. I'm sure a lot of people will subscribe and watch you. Thank you so much. I love Alam you. Ko sobrang busy mo. At gumawa ka talaga ng time for me. Thank I appreciate you. You. I love you. I'm always here for you. Talagang proud ako din sinasabi ko na isa ka rin sa mga talagang nilulook up ko nung naging mommy ako. Kaya rin ako nagmadali. Sabi ko, si Jenica Kinaya, kaya mo din. Pero ito, sobrang thank you, twin. Thank parang, you, twin. Ano na kami, 17, 18 years friends. So, ayun. Thank you, twinie. Thank you, I love you. I love you so much. And that's it for our episode. Sana po nag-enjoy kayo at na-inspire kayo sa kwento ng aking best friend na si Jenica Garcia. Pero bago yan, please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para ma-updated kayo sa Behind the Scenes with Ina. Thank you again, Thank twin! You. And that's Behind the Scenes with Ina, where every day is Mother's Day. So much to you and so I celebrate you. Your mind and beauty. Celebrate you. Your life and story. Celebrate you. You'll always be the queen of my heart. I celebrate you. Your wisdom guides me. Celebrate you. Your courage drives me. Celebrate you. Your strength inspires me. It's Mother's Day. I celebrate you. Your mind and beauty. I celebrate you. Your life and story.